patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos yung araw na bagamalam, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joanne Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Tinupok ng apoy ang tatlong bahay sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Samantala, nalapnos ang balat ng isang lolo nang pasukin ang nasusunog na bahay para sana'y iligtas ang mga apo. Tutukan sa report. Nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Mang Juanito M. Buido matapos pumasok sa nasusunog na bahay para iligtas ang tatlong apo sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Hapon ng Biyernes, nang makita niyang nasusunog na ang bahay ng kanyang anak na ilang metro lang din ang layo sa kanilang bahay. Sa pag-aakala na natutulog sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay ang tatlong apo, edad 6, 4 at 2, dali-dali siyang pumasok sa nasusunog na bahay. Tinignan ko yung kuan, mga bata kung nandun sila roon, kaya pinasok ko yung bahay, makakas na yung apoy. Ang mga apo, ligtas na pala matapos mailabas ng kanilang tiyahin. Tatlong magkakatabing bahay ang nasunog. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Nagsimula raw ang sunog sa pagbalik ng supply ng kuryente matapos ang power interruption. Agad rumisponde ang mga kawani ng fire station. Matapos ang 20 minuto, naapula ang sunog. Sa initial na investigasyon, isa sa posibleng dahilan ng sunog ang octopus connection sa loob ng bahay. Isa sa mga tinitignan nila is yung mga naiwang nakasaksak na appliances nila during power interruption po. Nagbigay na ng tulong ang barangay sa mga pamilyang apektado ng sunog. May bigas, may noodles at sardinas kasi yun namang nangyayari. Maliban kay Juanito, wala nang ibang nasaktan sa sunog. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Siyam na taong gulang na bata sa San Carlos City, Pangasinan, patay matapos tuklawin ng ahas. Balitang tinutukan ni Russell Simorio, exclusive. Hindi matanggap ng amang si Ronald ang biglang pagkamatay ng kanyang anak sa Barangay Talang, San Carlos City, Pangasinan. Nasawi ang siyam na taong gulang na si Rhea de la Cruz matapos manong matuklaw ng ahas sa loob ng kanilang tinitirhang bahay. Ay, nagkatanong lumabas yung ahas na nandun din siya, tinuklaw na siya. Kwento ng ina ng biktima, excited na raw na mag-aral bilang grade 4 sa darating na pasukan si Rhea, kaya nagsugat siya ng kanyang uniform. Pero bigla raw sumulpot ang ahas at tinuklaw ang biktima sa binti. Dinala pa sa ospital ang biktima pero pumanaw rin ang bata. Hindi patukoy kung anong uri ng ahas ang tumuklaw sa bata dahil hindi pa ito nahuhuli. Sana po matulungan niyo po kami na mapaayos yung bahay namin para hindi na kami makikitira po. Ayon sa Health Authority, lubhang delikado ang matuklaw ng ahas. Kailangan po mabilis yung ating action pagdating po sa mga ganito, sir. Kasi in a matter of minutes nga po, pwede po mag-effect yung venom at pwede po mamatay yung ahas. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Patay sa pamamarilang isang barangay kagawad sa San Vicente, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Ah!
Tad-tad sa tama ng bala ang barangay kagawad na si Gerson Rugnao, 45 anyos, ng barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Nagpapahinga raw sa ilalim ng puno si Rugnao nang dumating ang mga suspect na sakay na motorsiklo saka siya pinagbabaril. Palaisipan sa pamilya kung ano ang motibo sa pamamaril. Sana lang po magsabi sila ng totoo para makamit namin ng mustisya. Kahit yun lang yung maibigay namin sa kanya kahit kapalit ng buhay niya. Wala pa kaming tinutumbok na lead nga hanggang ngayon. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng barangay treasurer na si Bernie Miqua, 37 anyos, ng Mudit Dolores Abra matapos siyang pagbabarilin sa bayan ng San Juan. Pauwi na ang biktima sakay na kanyang motorsiklo na mangyari ang insidente. Siyam na basyon ng kalibre 45 at isang deformed slug ang narecover sa pinangyarihan ng krimen. Tukoy na ng pulisya ang suspect, ngunit hindi pa pinangalanan habang patuloy ang investigasyon sa posibleng motibo sa krimen. Ako dati pinapasama, dati anak ko ako. May kanak ko mati-hustisya. Dati anak ko, sir, kawang matamumi nga basol na. Nga pala, nga ba yung kastila, tinamayan sa kanyalan. Happy na siya, dalawa na yun. Yung motive po, hindi po natin maano yung motive kung ano, pero ongoing pa po yung ano. Yung investigation, pagkalap ng mga witness. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mga kapuso, umabot na sa 25,222,709 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo base sa tala ng Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Umakyat na rin sa 16,618,168 ang COVID-19 recoveries at 846,395 ang mga namatay. Sa Pilipinas, ayon sa tala ng DOH, 220,890 na ang mga tinama ng COVID-19. 157,558 na ang bilang ng mga nakarecover at 3,558 ang namatay. Mga itinuturing na bayani ngayong pandemya, ating kilalanin sa report ni King Guevara. Si Rizal ang itinuturing na pambansang bayani. Gamit ang kanyang talino, sumulat siya ng nobela para gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino ukol sa pananakop ng mga Espanyol. Naging importansya ng mga ni Rizal sa mga panahon na ito ay yung pagmumulat sa mga tao sa mga nangyayari during this time in our country. Isa rin sa gumising sa katahimikan ng mga Pilipino mula sa pangapi ng mga Banyaga, ang sigaw sa Pugadlawin na pinangunahan ni Andres Bonifacio. 1931, na magkaroon ng batas kaugnay sa pagdiriwang ng National Heroes Day tuwing huling linggo ng Agosto. Nawakasan man ang pangapi sa mga Pilipino, panibagong pagsubok na naman ang ating kinakaharap. Hindi barilo sandata ang armas ng kalaban, kundi isang virus na kayang kumitil ng milyong-milyong tao sa mundo. At isa sa mga may tuturing na bayani sa panahong ito ay ang mga frontliner. Bayani kong ituring si Mang Robert dahil hindi alintana ang panganib bilang isang medical frontliner. Risky din po yung trabaho namin. Pero dahil sa tawag ng tungkulin, kahit na mapanganib na, sige pa rin po kami. Sa Baguio City, pinarangalan ng mga itinuturing na modern day heroes. Ipininta sila sa mga kalasag na nagsisilbing proteksyon at simbolo ng mga kordilyeran. Nagbigay pugay ang ilang residente sa bantayog ng mga bayani sa Lawag City, Ilocos Norte. Ipinagmamalaki nila ang mga ito dahil sa kanilang kabayanihan sa bansa. Tinagtanggol niya rin yung mga taong kanong panahon ng after World War. Lahat tayo maaaring maging bayani sa simpleng pagpapalaganap ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Para sa mga nagsasakripisyo para sa bayan, maraming salamat po at mabuhay kayo. King Guevara, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Kahit hindi na naiuwi ang mga labi ni Police Senior Master Sergeant Joe Michael Langbis, ginawaran pa rin siya ng heroes burial sa kanyang bayan sa Tuba, Benguet.
Isa silang bis sa mga namatay sa madugong twin bombings sa Holosulu. Mga gamit at alaala ng namayapang pulis ang inihatid sa huling hantungan at nagsilbing escort ang tatlo niyang kapatid na pawang pulis din. Hindi na naiuwi ang mga labi ng SAF trooper dahil agad siyang inilibing sa Mindanao. Hindi na rin daw kumpleto ang mga bahagi ng katawan dahil sa tindi ng pagsabog. Ayon sa kanyang ina na si Estela, masakit man daw ang mawalan ng anak pero nagpapasalamat pa rin siya sa dami ng nakiramay sa kanilang pagluluksa. 20 panibagong kaso ng COVID-19 sa Pampanga na itala kahapon. Narito ang report. 20 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pampanga kahapon. 6 naman ang naidagdag sa bilang ng mga gumaling sa naturang sakit. Sa Tarlac, 2 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong araw. Mga babaeng edad 10 at 35 ang mga bagong pasyente. Sa Baguio City, 9 ang nakarecover sa COVID-19 habang 2 panibagong kaso ang naitala kahapon. 2 frontliner ang panibagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Mangaldan, Pangasinan. Isang nurse na nagtatrabaho sa ospital sa Dagupan City na mula sa Barangay Poblasyon at isang pulis na nakadestino sa San Fernando City, La Union na residente naman ng Barangay Anolid. Nagsasagawa na ng contact tracing ang otoridad. 17 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Rehiyon 1 noong weekend. 24 naman ang recoveries. Dumadami po talaga yung recoveries natin. Kasi po kung natatandaan ninyo, ma'am, kalamihan po doon sa ating mga naiitalang kaso po ng COVID-19 ay nasa asymptomatic and mild cases po. So yung mga asymptomatic and mild cases natin, after 14 days po, na wala na po silang sintomas, tinatag na natin sila as recovered. 17 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa La Union. Naka-recover din ang isang pasyente na mula sa Burgos. Sa kabuuan, umabot na sa 7,031 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa North Central Luzon. 398 COVID-19 cases sa Pangasinan, kabilang dito ang Dagupan City. 202 sa La Union, 61 sa Ilocos Sur at 54 sa Ilocos Norte. Sa kabuuan, nasa 715 na ang bilang ng matinamaan ng COVID-19 sa Region 1. Sa Cordillera Administrative Region, 803 ang naitalang kaso ng COVID-19, 336 ang mula sa Baguio City, 184 sa Benguet at 63 sa Abra. Umabot na rin sa 5,513 ang kabuuang bilang ng managkaroon ng COVID-19 sa Central Luzon. Pinakamarami ang naitala sa Bulacan, sunod ang Pampanga na may 957 cases, 432 sa Nueva Ecija at 190 sa Tarlac. Joan Punsoy, Balita Amianan. Bilang tulong ngayong may pandemya, sinimulan na ang pamimigay ng ayuda sa mga tsuper sa Region 1. My Live Report si King Guevara. King! CJ, nagsimula ng mamahagi ng ayuda ang DSWD kasamang LTFRB sa mga tsuper na naapektuhan ng pandemya dulot nga ng COVID-19. Dahil sa pandemya, maraming tsuper ang nahinto sa pamamasada. Kaya naman bilang tugon sa pangailangan ng mga jeepney at bus driver, sinisimulan na ng DSWD at LTFRB ang pamahagi ng ayuda. Nag-start na silang magbigay ng 5,500 each sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Meron na silang 239. I think nag-start sila last week. And continuous na yan. Sa tala ng LTFRB, aabot sa mahigit 7,000 tsuper sa Rehiyon 1 ang mabibigyan ng ayuda. Mas mabuti sir, para makaraos din kami sir. Mahirap na rin kasi sir eh. Tsinatsaga din namin pa sa meron. Samantala, pinayagan na ng LTFRB ang balik operasyon ng 50% ng mga public utility vehicle sa Pangasinan. Malaking tulong daw ito upang maibsan ang kakulangan ng mga pampublikong sasakyan. Matagal. Ngayon, naglalakad kami hanggang sa paghintay namin, nakauwi na kami sa bahay. Wala pa yung sasakyan. CJ, 5,500 pesos ang matatanggap ng bawat tsuper dito sa Rehiyon 1. Pero ayon sa LTFRB, dito raw sa probinsya ng Pangasinan, posibleng doble ang makuhang ayuda ng mga tsuper dahil mas mahaba ang ipinatupad na ECQ dito sa lalawigan. Samantala, bukas kung sakaling hindi na isasailalim sa MGCQ ang probinsya, ay muling maglalabas ng memorandum ang LTFRB tungkol sa mga pumapasadang PUV dito sa Region 1. CJ. Maraming salamat, King Guevara.
Iba't ibang scholarship grants handog sa libo-libong estudyante sa Pangasinan na pursigido sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Naritong report. Ang mga estudyante na pursigidong makatapos sa pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay ang napiling maging scholar sa probinsya ng Pangasinan. Mahigit 2,000 scholar ang napili sa iba't ibang scholarship grants. Kabilang dyan ang academically competent, sports scholar, culture, arts, TESDA at university scholar. Kailangan siyempre ang income ng family, ng joint income ng parents should be 150,000 below plus the general weighted average noong kanilang high school. Nakatanggap ng cash grant ang mga scholar na gagamitin sa kanilang pag-aaral sa first semester. Kumukuha ng kursong AB Communication si Angel. Kabilang siya sa mga scholar ng academically competent ng provincial government. Malaking tulong ito para sa aming financial, sa aming family po. Kwalipikado naman sa sports scholar si Joanna. Naging kampiyon siya sa palarong pambansa. Gusto ko po matulungan yung parents ko na syempre sa financial po, gusto ko po silang tulungan. Sa Dagupan City, tatanggap ng mas mataas na scholarship grant sa mga scholar sa lungsod na sa 20,500 pesos kada semester ang matatanggap ng scholar mula sa dating cash grant na 5,500 pesos kada semester. Naglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa 1,600 scholar sa kolehiyo at universidad. Patuloy pa rin tumatanggap na mga aplikante para maging scholar ang Department of Health sa pamamagitan ng DOH Medical Scholarship. Kwalipikado sa nasabing scholarship ang mga nais maging doktor. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 20 anyos na binata sa Lingayen, Pangasinan, binugbog umano ng barangay chairman. Pero pinabulaanan ng punong barangay ang paratang. Tutukan sa report. Nasa pag-amutan ngayon ang 20 anyos na si Alan Dizon ng barangay Sabangan, Lingayen, Pangasinan. Kwento ng kaanak ng biktima, binugbog umano siya ng punong barangay at dalawa niyang pinsan. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng pananakit, pero nakainom raw ang tatlo. Hindi niya inaasahan, inaabangan na pala po siya dun sa may sa isang kalsada dun sa pinangyarihan ng insidente. Kasama po yung dalawang pinsan ngayon. Yung isang sundalo po may dalang tubo, pinagpapalo po yung kapatid ko. Itong si Kapitan, tumulong din sa panununtok, pati yung isang pinsan. Humarap sa GMA Regional TV Balitang Amianan News Team si Barangay Chairman Romeo Manuel Jr. Pero itinanggi niya ang paratang sa kanya. Umawat lamang daw siya sa pag-aaway ng biktima at ng kanyang pinsan. Hindi rin daw siya nakainom. Nag-intervene pa ako doon sa nakita kong gulo. May nangyari na pong gulo doon pa lang sa bahay nila. Yun po yung lumalabas na sa investigasyon hanggang umabot sila doon sa harap ng bahay. Dinidinig ng insidente sa barangay. Kung ang respondent mismo is si Kapitan, iwi-wait niya yung right niya na ipapasa niya sa first kagawad. Ang aakto na uupo na punong tagapambayapa o punong tagapagsundo, it will be the first kagawad. Bagay na sinunod naman umano ng barangay sa Bangan. Masyado nang baba yung galang ko bilang isang kapitan, nasisiraan po ako. Plano ko po sana mag-file ng criminal laban po sa kanila. Tsaka sa social media, masyado po silang violenting magsalita sa social media. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Helper patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste sa Asinggan, Pangasinan. Naka-alerto, clear, Lakanilaw. Tumilapon sa kanal ang rider na si Von Macario, 24 anyos matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste sa Barangay Dupak, Asinggan, Pangasinan. Nadaganan pa ng poste ang biktima. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Nabunggo niya po yung poste na semento doon sa ginagawang drainage kanal. Yun po, nahulog doon sa kanal at nadaganan pa nung poste ng yung semento. So, dinala po ng responding personnel po natin but they do not arrive.
Sa Villasis, Pangasinan, wasak ang arko ng barangay Karamutan matapos sumalpok at tumaob ang isang sasakyan sa poste nito. Agad na nakalabas ang tatlong sakay ng pick-up, ngunit naipit sa loob ng sasakyan ng driver. Agad namang tinulungan ng otoridad ang naipit na driver. Nasa mabuting kalagayan naman po yung apat na occupant. Yung driver po na pinagtulungan pong alisin ng kapulisan natin at ng rescue ng Villasis. Naitakbo naman po agad sa hospital po. Sa La Paz, Abra, sugatan ng motorcycle rider na si Danilo Baruela matapos sumemplang sa bahagi ng Soot Bridge. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy ang paalala ng otoridad na parating mag-ingat at maging alerto sa kalsada upang makaiwas sa aksidente. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Naibigay na sa mga job order employees sa bayan ng Kalasyaw ang kanilang hazard pay o benepisyo sa pagtatrabaho nila sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19. Pero inamin ng lokal na pamahalaan na hindi pantay ang natanggap na hazard pay ng mga empleyado dahil depende ito sa araw ng kanilang pagbibigay serbisyo. Nasa 1-2 milyong piso raw ang nailang pondo para sa job order employees. Actually, hindi pantay kasi yung iba pumasok na lang lately. Yung iba, from the very start, pumasok na sila. So ayaw din mabigyan ng mayor ng parang kumbaga unfair sa mga hindi pumapasok. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 39 anyos na lalaking nanggahasa sa pamangkin sa loob ng 3 taon, timbog ng PNP sa Malasiki, Pangasinan. Nag-aalerto Russell Simorio. Arestado ang top 1 most wanted person ng Malasiki, Pangasinan. Nahuli sa Valenzuela City ang akusado na responsable sa panggagahasa sa sariling pamangkin sa loob ng 3 taon. Nagsimula raw ang panggagahasa sa biktima noong 2014 kung saan 4 na taong gulang pa lang siya. Crime na kinaharap nito is a statutory rape, 2 counts. Ma-realize ng bata na mali na yung ginagawa ng uncle niya at saka siya nagsumbong sa kanyang magulang. Ano po, patawalan na po ako. So inaamin mo, kuya? Kasi humingi ka ng sorry sa kanila. Sa kulungan ang bagsak ng 3 katao na sakay ng 16-wheel truck matapos manipulahin ang checkpoint sticker ng Ilocos Sur. Arestado ang truck driver na si Jerome Villar mula Albay. Helper niyang si Wilmer Asocro, residente ng Masbate City, at ang nabistong sakay na si Mari Cris Dorado. Sa mga personal credit, check sa radio ng lugar. Ito ang mga nakita sa tatay kaya may isang katuwatang ang babae. Ang happy niya. Ayon sa pulisya, inamin ng mga suspect ang pagkakamali. Mahigit 300 ng iba't ibang kalibre ng baril ang ipinresenta sa Police Regional Office 3. Nakuha ito sa seri ng operasyon ng pulisya sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Russell Simorio, Balitang Amianan. Nakatakdang ilipat sa housing facility ang mahigit 50 pamilya na 3 taon na nakatira sa relocation area sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Problema sa baha at kakulangan sa palikuran ang iniinda ng mga residente sa relocation area. Imbes tambaka ng lupa ang lugar, ililipat na lang sila ng lokal na pamahalaan sa mas ligtas na lugar. Patatayuan ng bahay ang mga residente. Walang magiging problema sa linya ng kuryente at tubig. Sa oras na sila lumipat, magbabayad sila ng 500 pesos kada buwan sa loob ng 5 taon. Paraan ito ng LGU para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga residente. Tinapay na sinangkapan ng gatas ng Kalabaw, ginawang kabuhayan ng mga residente sa Asinggan, Pangasinan. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Ang paggawa ng tinapay na may sangkap na gatas ng Kalabaw ang ginawang kabuhayan ngayon ng mga residente ng Barangay Bantog, Asinggan, Pangasinan. Imbis na karaniwang commercial na gatas ang ginamit na sangkap, ang fresh milk mula sa Kalabaw ang pangunahing sangkap sa kanilang ipinagmamalaking milky bun. Bali po itong isang tinapay, equivalent po na isang basong gatas. Nakakatulong po sa mga bata o sa mga tatanda. Check na magugusto ng mga bata ito kasi masarap siya. Lasang-lasa talagang gatas niya. Napili nila ang gatas
pagkatest ng kalabaw na gawing sangkap sa kanilang tinapay o milky bun dahil bukod sa mayaman ito sa vitamins, minerals at calcium, makatutulong din daw ito upang palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Pwede po natin itong ilagay sa sangkap sa mga iba't ibang pagkain gaya nga po ng tinapay para na rin po maging alternatibo natin na pagkain lalo na ngayon pong pandemic. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Seafood Italian pasta with Filipino twist, ating lasapin ngayong hapunan sa mangantila hatid ni Russell Simorio. Likas na mayaman ng Pangasinan sa iba't ibang klase ng seafood. Iba't ibang luto na rin ng seafood sang ating natikman. Pero ngayong hapon, kakaibang localized dish na swak sa panlasa ng mga Pilipino ang ating pagsasaluhan. Ito ang Seafood Italian Pasta with Filipino Twist. Meron siyang Filipino twist because of the alige. Kasi very popular yan sa atin, lalo na sa Pangasinan. So we enhance the flavor using our local ingredients. Ihanda ang mga sangkap. Sa mainit na kawali, unang ilagay ang olive oil at marinated na hipon. Hayaan itong maluto ng ilang minuto sa kahanguin. Pagkahango, ilagay sa kawali ang bawang na marinated sa olive oil. Ilagay ang sun-dried tomato paste, saka ang pasta. Ilagay na rin ang dried chili at dried herbs. Lagyan ng basil at parsley leaves at saka ihalo rito ang nilutong hipon. Ilang saglit pa, handa na ang Seafood Italian Pasta with Filipino Twist. Para siyang classical spaghetti aglio e olio from Italy. Pero here in sa Dagupan, sa Philippines, yeah, we make it a little bit kind of a twist, yeah, amazing twist na may enjoy ng mga ibang clients natin. Meron siyang secret ingredients na hindi ko masabi kung ano, pero mas malasa yung alige. Ang dish na ito natikman na rin sa iba't ibang panig ng mundo at may pagmamalaki dahil sa Filipino twist. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amianan. Mapagbigay na tao at maano, yung kahit may marami na siya, bibigay pa rin siya yung bibigay sa mga tao. Aww. Maasahan, magaling, pagbigay. Kaya ni Jose Rizal. Matalino para maging role model ng mga kabataan. Siguro yung maraming natutulungan at nagagawang mabuti sa taong bayan. Dapat matapang. Dapat di sumusuko para sa bayan. Wow! Isang bayani dapat matulungin yung pantay-pantay yung trato nila sa amin. Hindi yung ganyan pinipili. Hanap ko isang, sa isang bayani, hindi lang may puso, kundi may malasakit. Tapos may pagmamahal sa kapwa. Wow ha! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.